Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sino po sa inyo ang sigurado na siya po ay pupunta sa langit? Ang pananampalataya po sa Diyos, kahit tayo po ay naririto pa sa lupa, ay magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo na po ay tagalangit. Kahit na tayo ay nasa lupa. Ang sabi po ni San Pablo, tayo po ay mga estranghero lamang sa lupa. Ibig sabihin, hindi talaga tayo tagalupa. Tayo ay tagalangit. So para po natin masigurado yan, dapat po ay mayroon tayong konkretong kasagutan, katibayan na tayo nga ay tagalangit na. Hindi po tayo pupunta sa langit, kundi tayo na po ay tagalangit, bagamat tayo ay nasa lupa. Marami pong mga tao ang nagsasabi na habang ikaw ay buhay, hindi mo masisiguro. Ang tao, ang kanilang kaisipan, to see is to believe. Ang prinsipyo po ng Diyos, ng banal na kasulatan, to believe is to see. Manampalataya tayo at maniwala at makikita natin ang ating pinaniniwalaan. Para po masigurado natin yan, tayo po ay pumunta sa napakahalagang kasaysayan sa banal na kasulatan upang maunawaan natin na tayo nga po ay tagalangit o kung papaano tayo pupunta sa langit. Tandaan po natin ng likain ng Diyos sa aklat ng Genesis. Sa chapter 1 ay mauunawaan natin na ang Diyos mismo ay naglikha ng langit at ang lupa. 6 na araw nilikha ng Diyos kasama ang tao sa 6 na araw. No? At nalikhain ng Diyos ang tao, nagbigay po siya ng kautusan. At ang kautusan na ibinigay niya ay matatagpuan natin sa aklat chapter 2 verse 16 to 17. Ibinagkaloob ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkain mula sa halaman sa mga isda. Ang kagandahan ng harden ng Eden ay pinagkaloob niya sa unang tao na kanya nilikha, si Adan at si Eva. Pero nilagyan ng Diyos ng isang utos ang unang tao na si Adan. Ang sabi niya, lahat pwede ninyong pakinabangan. Lahat pwede ninyong kainin. Ngunit iwasan ninyo ang isang puno. Yung bunga ng puno na ito ay huwag ninyong kakainin. Ano yung puno na yon? Yun ang tree of knowledge of good and evil. Ang pangalan ng puno, puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa banal na kasulatan, iyan po yung pangalan ng puno. Hindi po ito puno ng mansanas. No, hindi puno ng bayabas o puno ng arateles. Ang pangalan po ng puno ay the tree of knowledge of good and evil. Pinagbawal ng Diyos, huwag iyon. Bunga noon, huwag kakanin. Ngunit alam po natin ang kasaysayan na habang nag-i-enjoy si Adan at si Eva sa hardin ng Eden at habang pinapakinabangan nila at nilalasap ang kagandahan ng kapaligiran ay dumating ang isang manunukso, the deceiver. Saan yung ahas? Ang sa serpent, ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 3 ay tinukso ng serpent, sa ibang salin ng Satan, no, si Satan po ay si Lucifer. Tinukso po niya ang mga unang tao upang yung ipinagbabawal ng Diyos sa kanila ay kanilang suwayin. So ang unang nangyari na kasalanan ng tao ay ang pagsaway o pagiging masuwayin
sa command ng Diyos na lahat pwedeng kanin, wag lang yung bunga ng puno ng pagkilala ng mabuti at masama. Ito po ang naging resulta sa ginawa pong pagsaway ni Adan at ni Eva sa unang utos sa kanila na huwag silang kakain ng bunga ng puno ng pagkilala at mabuti at masama. Makita po natin ito sa Genesis chapter 3, 7 to 10. At ang sabi diyan, as a result, they both understood what they had done. Ang resulta ng kanilang ginawang pagiging masuwayin doon sa utos ng Diyos, alam nila, naiintindihan nila na sila ay nagkasala. Nagkaroon sila ng guilt o pagkaunawa na sila ay nakapagsaway, nagkasala sa Diyos. And they became aware that they were naked. Nakita nila na sila ay walang saplot. So ang ginawa nila, ang sabi ng kasaysayan, gumawa sila at tinakpan nila ang kanilang sarili ng dahon upang mabigyan ng saplot ang kanilang katawan. Ikalawang resulta ay nahiwalay sila sa presensya ng Diyos. At makikita po natin dito sa verse na ito na regular na ang Panginoon ay lumalakad na mamasyal sa Harden ng Eden at kaulayaw niya si Adan at si Eva. Pero noong mga sandaling yan, noong magkasala na sa pagsaway, sa utos ng Diyos ni Yahweh, si Adan at si Eva, ang sabi ng banal na kasulatan, nagtago. No, nagtago si Adan at si Eva sa presensya ng Diyos. Bakit po? Kasi alam naman po natin, pinag-aralan natin ng isa communicable attribute ng Panginoon ay ang kanyang kabanalan. Ang Diyos ay banal. Ang ibig sabihin ng banal, wala tayong makikitang guilt o kasalanan sa kanya. At ang sino man na hindi banal, hindi sila pwede na makipag-ugnayan sa Diyos. Alam po ng Diyos yan dahil napag-aralan natin isa sa mga non-communicable katangian ng Diyos. Ang Diyos ay marunong sa lahat. Walang nalilingid sa Kanya. Kaya alam niya na nagkasala si Adan at si Eva sa kanilang pagsaway sa kanyang utos. Kaya nga ang sabi dito ng verse 9, so the Lord God called out the man, asking him, where are you? Alam po ng Diyos kung nasaan po si Adan. Pero bakit po hinanap pa ni Yahweh o ng Diyos si Adan? Hindi po ba alam ng Diyos na nagtago o na-separate na at nagkasala si Adan? Alam ng Diyos ang ginawa ni Adan. Alam ng Diyos ang ginawa ni Eva. Alam ng Diyos ang ginawa na serpent o ni Satan. Pero bakit tinatanong ng Diyos kung nasaan at kung ano ang ginawa ni Adan? Ang nagkakasundo po ang maraming mga scholars dahil gusto po ng Diyos na umamin si Adan na siya po ay nagkamali at sumuway sa kasala si Adan. Ang sabi niya, I was afraid because I was naked, so I hid from you. Bunga ng pagsaway, hindi lamang ang pagkakaroon ng kasalanan, hindi lamang yung pagkahiwalay sa presensya ng Diyos ni Adan at ni Eva, kundi nagkaroon ng takot, yung fear ay naranasan ni Adan dahil nga sa kasalanan na kanyang ginawa. So iyan po yung agad-agad na naging bunga ng una nating mga magulang na si Adan at si Eva nung sila po ay sumuway sa Diyos. Maliban sa bunga ng pagkakaroon ng kasalanan, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos at pagkatakot, ang isa pa naging bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva
ay yung condemnation. Ano po yung consequence ng ginawa nilang pagsuway? Eternal destruction. Walang hanggang kaparusahan ang naghihintay kay Adan at kay Eva dahil sa kanilang ginawang pagsuway sa Diyos. Yung lahat bilang tao ay namatay dahil sa kasalanan. So madali pong salita, dahil sa kasalanan ng una nating mga magulang, lahat ng tao ay itinuring ng banal na kasulatan na patay dahil sa kanilang kasalanan. Bakit? Dahil ang kasalanan ni Adan ay ating minana ng tao. Ang sabi na Romans 5:12, wherefore, as by one man's sin, yung one man dito ay tumutukoy kay Adan, entered into the world, noong Genesis chapter 3 na pinag-aralan natin, nang ang si Adan ay nagkasala sa Diyos, pumasok ang kasalanan, at ang kamatayan ay kasabay nito. And so death passed upon all men, for that all have sinned. At lahat ng ipinanganak pagkatap na magkaroon ng anak si Adan at si Eva ay naipasa. Minana nila ang kalikasang makasalanan ni Adan at ni Eva. Mula kay Abel, kay Cain, kay Seth, sumunod po yung mga patriarka, sila Abraham, sila Isaac, sila mga Israelita, at tayo mga hintil, lahat tayo ay tunay na naging makasalanan. Kaya nga yung unang pagkalikha ng Diyos kay Adan at kay Eva na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay ang kawangis lang ay si Adan at si Eva. Pero nung magkasala si Adan at si Eva, nawala na yung original na kawangis ng Diyos. Lahat ng tao na magkasala sila kasama ang bawat isa sa atin, tayo ay hindi na kawangis ng Diyos dahil tayo na nga po ay nagmana ng likas ni Adan. Ito po yung likas na pagiging makasalanan. No, kaya nga ang sabi dito ng Psalms 52 verse 3, thou lovest evil more than good and lying rather than to speak righteousness. At dahil naging kalikas ng mga tao kasama tayo na tayo likas na makasalanan, lumalabas ang likas natin. Minana natin ang nagbagong likas ng tao. Dating banal, kamukha ng Diyos, nung magkasala si Adan, nag-iba yung likas. Ang naging likas nila ay pagiging makasalanan. At dahil ang likas ay pagiging makasalanan, so instinct, automatic na ang tao ay gumagawa ng kasalanan dahil yun ang likas niya. Kapag itinuturo ko po yung likas, katulad ng una ko na ituro sa inyo, para po bang mayalin tulad natin ano ba yung likas ng aso. Likas sa aso, nature of the dog, na mag-bark. Kaya pagkaharap mo yung aso, tiyak kakaw-kaw siya. O kaya siya, no, ganon. No. At likas din sa pusa ang mag-meow. Kahit ang pusang ito ay hindi pusakal o pusa na nasa kalye, kahit ito man ay Russian cat or imported na cat, magmamyaw yan dahil likas nila yon. Ang kalikasan na pagiging makasalanan, ang sabi ng aklat ng awit, ay lumalabas sa tao. Anong sabi dito? Thou lovest evil. Mas mahal natin gumawa ng masama kaysa gumawa tayo ng mabuti. Mas ang tao ay sinungaling kaysa magsalita ng katotohanan. Nararanasan niyo po ba yan? Ang tao dahil makasalanan, mas mahal niyang gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Mas magsinungaling siya kaysa sa magsabi ng katwiran o katotohanan. Kahabag-habag po ang kalagayan ng tao, kaya nga ipinadala ang Panginoong Hesukristo
upang magligtas sa ating kaaba-abang kalagayan. Manampalataya tayo sa Kanya at Siya ay ating tanggapin bilang ating tagapagligtas upang tayo ay makasama ng Diyos papunta sa langit. May these words be planted deeply in your hearts as I bless you. In Jesus' mighty name, go, go, go. Share Jesus. Subscribe and share. Paraclete TV. Go, go, go.